Hello, good morning sellers. I'm Coach Julius. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng account, seller account sa Lazada, lalo na sa mga bago ngayon na nanonood ngayon sa aking YouTube account. Okay? So, tuturo ko sa inyo yung bagong update kung paano mag-upload ng SKU. Kasi last year kasi iba yung paraan ko kung paano ako mag-upload. Ngayon nagkaroon ng update ang Lazada. So, sasabayan natin yung bagong update ng Lazada. So, kailangan na din natin i-update yung yung way natin kung paano tayo mag-upload ng SKU sa Lazada. Pero syempre, kailangan kong umpisahan sa una, lalo na sa mga bago ngayon na gustong mag-start ng business sa Lazada. So itong video na to, umpisahan ko kung paano mag-sign up para maging seller. Okay? So umpisahan na natin. So, kailangan i-fix ko muna to. Inisin ko muna tong Ayan. Ayan. So, unang-una, kailangan nyong i-open itong link na to, itong Lazada, itong sellercenter.lazada.com.ph, and then enter para mapunta kayo dito. Then pag nandito na kayo, kailangan nyo i-click itong become a seller. Paki-ready lang po yung inyong yung email na gagamitin niyo plus yung bagong mobile number na hindi nyo pa nagagamit pa na number sa Lazada Seller Center. Kasi pag nagamit nyo na yan kasi hindi nyo na magagamit ulit. Napaka-importante, email at bagong mobile number or mobile number na hindi nyo pa nagagamit para mag-sign up sa Lazada Seller. Okay? So, nito tayo ngayon. Itong meron tayong tatlong klase na nandito. Itong last mall, local seller, tapos yung last global seller. Itong last mall, ito yung mga brand owner. So, brand owner at authorized distributor. So, kailangan nyo makahingi ng certificate sa company mismo na magbibenta kayo ng product nila. Ngayon, kung brand owner ka, ito yung ginagamit nila last mall seller. Pero, kailangan mo ito ng mga documents, business documents para makapag-sign up. At ang advantage nito, meron kasi siyang mga special features para sa mga brand owners. Okay, ito yung ginagamit ng mga malalaking brand para mag-create ng Facebook ads or sa ibang platform para makapag-ads kasi merong itong tracking ng mga viewers, visitors, purchase kuno. So, eto naman, eto muna, itong last global, eto yung mga, eto yung mga sellers na nasa ibang bansa. Like, example, so China, Korea, Japan. So, eto yun, ginagamit nila. Usually, ito yung mga, ito yung mga suppliers, sellers, ganun. So, pero kapag ka nasa ibang bansa ka, tapos gusto mong gamitin itong local sellers na to, eto kasi meron kasing requirement yan. So, kung gusto mong gamitin yung local seller, wala naman problema. Pero since nasa ibang bansa ka at ito yung gagamitin mo, kailangan mong mag-dropship. Ibig sabihin, maghanap ka ng company na pwedeng mag-process ng inyong mga orders. Like example, kami kasi lahat, may mga estudyante kasi ako na nasa ibang bansa, sa Dubai, sa Hong Kong, sa Singapore. So hindi ko na babanggitin lahat. May mga sellers ako na nasa ibang bansa na nagbebenta at ito yung gamit nila. Tapos kami yung nagpo-process ng mga orders nila. Kami yung nagbabalot, kami yung nagpapadala. So, kami yung nag-i-stock ng mga stocks nila. So, lahat ng mga processing pagdating sa deliveries, kami yung gumagawa nun. So, ayun. So, eto, hindi mo kailangan ng business permit dito, pero kailangan mong sumali sa co-op. Okay? Napaka-importante yun kasi pag once na sumali ka sa nag-sign up ka, required ka na sumali ng co-op. So, kung gusto mo malaman kung paano sumali ng co-op, i-PM mo na lang ako.
Okay? So, umpisa natin dito. So, eto, kailangan mong ilagay yung email address. So, eto kasi nagamit ko na to, kaya gamit na lang tayo ng extension nito. Last, sample 009. Okay, yan. Tapos, lagyan mo ng password. Then, click mo tong next. Then, i-save mo na lang. Pero ako, ayaw kong i-save. Kasi sample video lang naman to. Okay, dito mo ilalagay yung bagong mobile number or yung mobile number na hindi mo pa ginagamit dito sa Lazada Seller Center. Kung sakaling nagamit mo na yung mobile number mo tuwing nag-order ka sa Lazada, pero hindi mo pa nagamit sa Lazada Seller Center, pwede mo pa rin gamitin yon. Okay. So, fill up mo na lang dito. Slide mo yan. Then, click mo yung next. Then, okay na yon. Pwede ka nang mag-upload ng SKU. Okay? So, cancel ko na to. So, mag-sign in na lang ako sa aking seller account. So, kapag nakapag-sign up ka na, ito yung magiging itsura. So, ito yun. So, pag may nag-order sa'yo, dito papasok. Pending orders. Tapos, pag like example, sa amin kasi, kami yung nagpapadala ng mga deliveries. Okay. So, sorry. So, pagka may pending orders kasi, ito yung mga, pag may nag-order sa'yo, dito siya papasok. Tapos, kapag i-fulfill mo na, kailangan mong i-ready to ship yung mga orders sa'yo. So, pag na-ready to ship mo na, dito papasok sa unpaid orders. So, pag na-fulfill mo na, papasok na yan sa ano, sa, saan ba yun? So, wala dito. Ito, pending return and refund. Pag na may na-violate ka na policy ng Lazada, dito siya, ano, ito yung mga points na, may mga numbers yan. Like example, may certain violations ka na nagawa sa, ano, sa Lazada. So, may corresponding points po yan. So, 2 points, ganun. So, pag naipon yan ng 48, madi-disabled na tong, ano, itong Lazada seller account mo. At possible na ma-hold yung iyong payout. At ang pinaka-worst niyan, hindi yan ma-remit. Okay, nangyayari yan sa akin yan. So, kaya napaka-importante na alagaan natin itong seller account natin kasi sayang yung effort mo, sayang yung pera mo kung mayroon kang ina-expect na payout. You know? Ito naman, unused seller picks. Ito yung feature ng Lazada na kapag na-qualified ka, pwedeng i-boost ni Lazada yung mga SKU mo. Ang pinaka-maximum na, ano, na SKU ay 6, kung hindi ako nagkakamali. Okay, 6 yata yun. Okay. So, short or out of stocks, pag wala nang stocks yung SKU mo. So, ayun. So, punta tayo dito sa products. Kung makikita mo, wala pa akong products dito. Yan, wala pa. Bago pa lang to. Okay. Then, sponsored solution, pag qualified na yung account mo na mag-boost o magbayad kay Lazada na i-promote yung iyong products. So, sa ngayon, hindi pa ito qualified kasi wala pa naman naka-upload ng SKU. So, mag-uumpisa tayo sa upload products. So, ako, since naka-dropship kami, lahat ng mga sellers ko, since tumatanggap kami ng mga bagong sellers, so, kung gusto mong pumasok sa aking program, kailangan mo lang akong i-PM at mag-enroll sa aking course. At meron kang free na products. Ang enrollment fee namin is 14,998. Pero ang kapalit po noon ay may lifetime na support ka sa akin as long as binibenta mo yung products namin. Tapos maliban diyan, meron kang free creatives, free fulfillment. So hindi mo kailangan magbayad sa amin ng fulfillment fee or warehouse fee. So wala kaming sinisingil. Kapag naka-dropship ka na sa amin, okay? Plus meron kang makukuha na products na nagkakalaga ng 14,998. So, parang yun na yung pinaka-stocks mo sa amin. Okay? So, yan. Umpisan natin. So, unang-una, kailangan mong buksan yung mga products namin, yung mga creative namin. So, bibigyan kita ng access dito. So, ito yung mga creatives namin. So, andito yung e-wallet monitoring, ito meron tayong separate na video para dito.
So then, and dito yung old creative, pero dito ka na lang sa new creatives. So andito yung others, check mo na lang lahat yan kung paano, kung gusto mo mag self-fulfill, kung nandito ka naman sa Pilipinas, gusto mong ikaw yung mag-process ng mga deliveries mo, walang problema. So kapag binibenta mo yung products namin, tapos ikaw yung gusto mong mag-process ng deliveries or self-fulfill ang tawag namin. So meron kang may discount ka na 5 pesos per product. So yan. Eto, kailangan mong bumili ng thermal printer. So kung paano mo i-print or i-install sa iyong computer, nandito na 'yon. Nandito na yung instructions, andito na yung kung paano i-install yung sa thermal printer sa computer mo. And then mass upload, hindi ko na po ina-advise yung mass upload kasi nag-mass upload ako last year. So gumawa ako ng 10 Lazada seller account at ginawa ko na lahat ng makakaya ko. Pero naging problema yung after 3 months na inalagaan ko yung accounts ko na yon. So hindi siya nag-optimize. So maswerte na kapag mayroon akong 30 na viewers per day. So kaya kung ako sa inyo, wag na kayo mag-mass upload. Manual upload na lang kayo. Ito yung Lazada store decorations. So mayroon tayo sa separate na video para dito kung paano i-decorate yung Lazada seller account. So andito na yung mga certificates natin for FDA in white background kung gusto mong mag-edit ng mga creative. So andito na yung mga products natin. 24K gold, ito enhancer, collagen, complete. So andito na yung mga kailangan mong photo para makapag-edit para makagawa ka ng sarili mong creative. Okay? And then eto, meron din tayong transparent background. So, ayan. Eto, wala pa tayo nito. Okay. Eto, wala tayo. I-delete ko na lang to. Delete. Then, delete. Wala to. Meron tayong wala pa. Future lang to. Pang soon. Eto, meron to. Kaya lang, binago ko yung package. So, delete natin. Ayan. So, yung ibang products na wala dito, isusunod ko na lang. And then, ito yung soon. Ito yung mga next na products natin. Wala, hindi ko na-upload yung iba. Okay? So, dito tayo nga sa PHC Lazada 2. So, ito, click mo tong creative. So, andito lahat ng mga products natin. Meron tayong 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Meron tayong 20 products na pwede nyong ibenta. Okay. Meron akong student na wala pang 2 months. Nagiging consistent 6-digit earner na siya. Okay. Gross yun. Gross sales. So, kung talagang seseryosohin mo at mag-focus ka sa pag-build up ng seller account mo, possible yun. Kahit na less than 2 months, possible yun. Okay, sila yung mga taong palagi nagtatanong sa akin, palagi nangungulit. Pero huwag kayong mag-alala, kahit kukulitin nyo ako, hindi ako makukulitan sa inyo. Huwag lang kayong magtanong ng sobrang basic na alam nyo yung sagot ay pwede nyo namang i-check sa Google. Okay, pagka alam nyo pwede nyo namang i-check sa Google or merong pwedeng paraan para malaman yung sagot, huwag nyo nang itanong sa akin. Kasi ang dami kong estudyante na tinuturuan. Kasi masasayang lang yung oras ko kung lahat na lang ng tanong mo itatanong mo sa akin. So, kailangan mo rin piliin. Kasi available naman ang Google, di ba? Yun. Pero masipag ako mag-reply. Kung sakaling hindi ako makapag-reply sa inyo ng umaga o tanghali, sinisigurado ko na nagre-reply ako ng gabi. Pero kung sakaling nag-message ka sa akin tapos hindi ako nakapag-reply ng gabi, i-message mo ulit ako. So, eto, kailangan mong i-download ito sa iyong computer para magamit mo itong mga creative na to.
So, eto, right click mo lang sa mouse mo and then download. So, pag dinownload mo yan, mag-save na yan sa computer mo. So, pag dinownload mo to, mangyayari magiging zip siya. So, pag na-zip siya, kailangan mong i-click ulit to para maging folder. Example, eto. Kasi eto kasi yung ano, ito kasi magiging itsura ng ano, ng ito yung magiging itsura kapag dinownload mo ito. Okay? So, double click, left click dalawang beses. So, ayan. So, ayan, nasa folder na siya. Naka-folder na. Okay. So, ito na yung mga yan. Okay? So, ayan. So, after mo ma-download ito, lahat ng ano, lahat ng products na nandito, ma-download mo lahat 'to. So, ito lahat, ma-download mo yan. After mo ma-download yan, ang next na gagawin mo ay balik ka sa seller account mo. Then, punta ka dito sa products. Then, punta ka dito sa media center. Pag nandito ka na sa media center, kailangan mong i-upload lahat ng folder, lahat ng products, creative ng products, except yung ano, yung lorry kit. Okay? So, ano ba ito? Yan. So, ay lahat ng mga ito, pag na-download mo na, nasa computer mo na ito, so, kailangan mo lang i-upload dito. So, upload image or create new folder. Mas maganda yung create new folder. Okay, pag nandito ka na sa loob ng folder na to, kailangan mo mag-create ng new folder per products. Per product. So, like example, itong Noyuma, Healthy Glow, Sugoi for Men, dapat magkakaibang folder mga yan. Hindi mo pwedeng isama sa isang folder lang kasi pag ginamit mo na yan, mahihirapan ka na pag isang folder lahat. Like example, mag-upload tayo ng active growth. Yan. Ito yan. Then, upload image. Yan yun. So, iba yan. Muna tayo dito sa new creative, active growth. So, ito yun. Command A para sa mga nakagumagamit ng Mac. Okay? Then after nyan, i-open mo lang para ma-upload siya. Yung kanina pala, download pala to. Upload ako ng upload, download. So right click, then download. Okay? So eto, nag-upload tayo ng ano, ng mga creative, in-upload natin yung ano, yung isang products natin, yung creative ng products natin, product natin. So, hintayin lang natin ma-upload. Siguro kapag ka, ano, pagka na-master mo na to at mag-create ka ng sarili mong ano, store sa Lazada, siguro mga 15 minutes kaya mong tapusin. Ang matagal dyan pala yung ano, yung mag-upload ng SKU. Pero yung pag-create ng seller account, madali lang. Okay, continue uploading. Ah, ito. Walang isa. So, ayan, nandyan na. Okay? Lakihan natin ito. Ayan. So, ayan. Andito na tayo ngayon sa ano. Next na gagawin mo ay kailangan mong gumawa ng ano, ng kailangan mong mag-create ng ano, ng panel nito. Yung kailangan mong mag-create ng mga keywords. Okay. Yan, keywords. So, eto, nakagawa na ako ng mga keywords ko. So, isama ko na rin dito kung paano gumawa ng keywords. So, unang-una, click ka ng product, manage product. Then, add new product. Ayan, dito ako maglalagay ng keywords mo. Ang usually na nilalagay ko na keywords dito ay yung pangalan ng products, details ng products, tapos yung benefits ng products.
Dati kasi yung ginagawa ko to sa'yo, nilalagay ko dyan yung pangalan ng ibang brand na kakompetensya ko. Like example, ang brand ko, isa sa mga brand natin ay Paragis Mix. Juice is sa mga top selling SKU natin yan. Usually, mga order nila, mga 10, 15, ganun. Okay? So, like example, Paragis Mix, kakompetensya ko ang Longevate. So, nilalagay ko dito yung Longevate. So, Paragis Mix, tapos yung benefits, tapos yung ingredients niya kung minsan, tapos nilalagay ko rito, Boa Mera Mix, Longevate, ganun. So, ginagawa ko yan dati. Pero ngayon, wag na wag mong gagawin yon kasi pwede kang i-report ng may-ari ng brand na yon. Pag ni-report ka, merong violation po yon at possible na ma-disable pa yung account mo. Okay, so wag mo lang gagawin yon. So, paano ako gumawa ng, ano, ng keywords? Lazada. So, punta ka sa Lazada. So, lagay mo rito. Ang i-upload natin ay yung Noyuma. Teka lang, check natin. Yan, tama. Yung Noyuma yung i-upload. So, lagay mo dyan Noyuma. So, makikita mo rito, mayroong top 4. Apat na keywords na kailangan mong isama sa ano sa title. Ito yung mga top 4 na tina-type ng mga gustong mag-order. Like example, yung mga may ano, mayroong sakit sa Rayuma, ganun. So tapos kilala na yun nila yung Noyuma. Ang number 1 na top 1 na keywords ay yung food supplement Noyuma. Pangalawa, Noyuma. Pangatlo, Noyuma Joint Lubricator, Noyuma Pain Reliever. So, yan. Kailangan mong, ano yan, kailangan mong i-copy yan at ilagay mo sa iyong, ano, sa iyong title. So, pangalawa, ayun. Tagalog. May Tagalog ba? Wala. Joint. So, yun dyan na muna. Refresh. Noyuma. So, Noyuma, pain reliever. So, kailangan mong i-ready yan. So, dito na lang muna natin ilagay. Noyuma, pain reliever. Kama, eto kailangan mong ilagay dito yung ano, yung pangalan ng store mo. Like example, health essential. Then, yan. And then, pagkatapos niyan, ano pa yung ano? Food supplement. Joint lubricator. Kama. So, pag nagamit mo na yung Noyuma, huwag mo nang gagamitin ulit. Kasi redundant na yan. Sayang yung space. Okay? So, refresh natin. So, Rayuma oil. Ayan. So, ito yung ano, ito yung mga top 10 na keywords na nire-research ng mga may Rayuma or gustong maghanap ng products ng about sa Rayuma. So, Rayuma slippers, socks, gloves. Ito, isala natin. Tama. Herb. May herb na ba dito? Lap. Okay. So, kung makikita nyo, hindi natin pwedeng gamitin yung sleepers kasi hindi naman sleeper yan. Actually, pwede nang natin gamitin. Kaya lang, kailangan niyo lang konting ano magic para pwede niyo gamitin tong mga to, yung socks, slippers.
So, pwede yung gawing not socks, slippers, gloves, oil, massager. Patch. So, copy mo yan. Then, lagay mo dito sa title. So, makikita mo, meron ka pang ano, meron ka pang space. So, kailangan mong punuin to. Meron kang 255. So, 151 pa lang yung ano natin, yung nagagamit natin. So, meron akong ibang ginawa dito. The health benefits. Relief pain. So, konti na lang. Meron pa yung space. Sayang. Ito, collagen. Or lagay na natin yung ano, yung iba. Example, Nayuma pain reliever, Nayuma capsule. So lagay mo dyan, 30 capsules. Tapos 500 milligrams. Meron pa ba? So, So, meron pa. Hanap pa tayo. Okay na yan, 252. So, and then pagkatapos niyan, punta ka lang sa ano, dito sa category. Immunity. Oh, nawala. Nawala yung title niya. Okay. So, ulitin natin. Copy na lang natin yung ano yun nandito. Para hindi na natin gagawin ulit. Okay. Yan. Hanap tayo ng iba. Food supplement, well-being, our digestive brain bone. Ito, bone and joint support. And confirm. Video URL, punta ka na lang sa YouTube. So YouTube. Then, Noyuma. Copy mo yan. Then, saan na ba yan? Ito.
paste mo na lang dito. Show more. Premium. Herbs Corp. Keywords. May collagen siya. Capsule. Siguraduhin yung ano, siguraduhin yung mag 100 over 100 yan. Eto, maglagay ka ng price. Like example, ang price kasi sa akin yan ay 250. Special price ay at let's say 299. Special price ay 248. Quantity nilalagay ko dyan. Nilalagyan ko yung quantity. Okay, let's say, ano, 1 million. SKU, ay, hindi pala yan dito. Dito pala dapat. Okay, dito. Price ay 299. Then, add special price is 248. Then, start date, mag-start ngayon. Then, start hanggang 2069 para matagal. Then, okay. Confirm. Quantity. Lakihan mo lang yung quantity kasi pag nag-join ka sa mga campaign, tapos maliit yung quantity mo, madali lang siya mag-zero stock. Like example, ang ilagay mo lang na quantity dyan ay 500. Tapos ano, tapos nagsumali ka sa ano, sumali ka sa campaign, ilagay mo na quantity sa campaign ay 500. Mag-zero stock na 'yon. Kasi yung 500 na nilagay mo na campaign, mare-reserve siya sa araw ng campaign mismo. Sa hindi araw ng campaign, hindi na siya ma-orderan kasi yung 500 naka-reserve siya sa araw ng campaign. Okay? So eto Noyuma 01. Then, long descriptions, ihuli natin yan. Package weight, 0.01. Kasi magaan lang naman yung, ano, yung item natin. Ito, length, centimeter is 10. Ito, 5. Then, 10. Ito, 5 to. Maliit lang naman yung, ano natin, yung package natin. Show more. Warranty type. Lagay mo lang yan. No warranty. Ano pa ba? Ito, show more. Okay? So, dito mo ilalagay yung details, ibang details ng, ano, ng product. Ito. So, gumawa na ako ng details dyan. Yan. Saan ko nakuha to? Nakuha ko to sa Lazada mismo. Okay? Sa mga nagbibenta ng Lazada. So, lagay mo lang dito, Noyuma. Noyuma. Para hindi ka na mahirapan gumawa ng sarili mong ano, short descriptions. Kailangan mong dumiskarte. Lahat naman ng short descriptions ng mga nagbibenta ng Noyuma, pare-parehas yan. Eto, i-copy mo to. So, eto yung magiging itsura. So, yan ang internet. So, kailangan mong enter yan para magandang tignan. Okay? Yan. Then after nyan, dito tayo sa ano, sa descriptions. Sa long descriptions or lorikeet. Huwag tayong gagamit ng rich text. Mas maganda pa rin pag lorikeet. Pag lorikeet kasi meron kang additional na 30% na traffic na ibibigay sa iyo ni, ano, ni Lazada. So, click mo yan. Then, image. Copy mo to. Click mo yan. Then, i-delete mo itong mga to. Ganito ako mag-upload ng, ano ko, ng lorikeet ko. Delete mo yan, delete.
Then text. Then image. Same, ay kailangan kong i-delete mga to. Then text. Yan. So ready na ako. So click mo yan, left click, then upload new. Punta ka dun sa ano, dun sa dinownload mo na ano na folder kanina na creative. So wala tayo sa no Yuma, na Yuma. Ayun. Then in Lorikeet. So lahat ng mga creative natin available lang dito. Dito. Available dito. Okay. Saan ba 'yon? Ito pala 'yon, ito 'yon. Okay, available dito. So yung ano natin, yung Lorikeet natin, kinuha ko lang dito. So ito yung Lorikeet. So ayan yung dalawa. Okay? Uploading. So yan yun. So makikita nyo, FDA approved po tayo. Registered po yan ng FDA. Kaya legit po yung mga products natin. Then ito naman, sunod natin yung isa. And then pagkatapos mo na ano to, lagyan natin ng text kasi merong requirement kasi sa Lorikeet na kailangan marami yung text na ilalagay mo dito. So, ilang text kaya 'yon? Basta maglagay na lang tayo. Okay, so asan na yung mga ibang details ko ng human? Ito lagyan natin sa baba. Lakihan natin para mabasa nila. Ito, kailangan natin maglagay ng call to action. Kasi pag nabasa nila lahat ng details, ano yung susunod? Siyempre, kailangan mong i-call, mag-create ng call to actions. So, ito, pwede mong kulayan ng red. Tapos, yung text niya, white. Pero, i-check nyo kung babagay. Kasi baka mamaya hindi bumagay. Yan. So hindi bumagay kasi kokonti lang yung ano yung red sa product photos. Yan. Lagyan natin yellow. Ah, ito. Ito, ibay natin yung text. Black. Ito na lang yung red. Yan. Ito pwede mo pang lakihan to para mas lalo makita.
Duplicate, click mo lang yung left click, then duplicate. Lagyan natin ng scarcity. Hurry up. Your stock. Okay. So, ganyan lang kasimple yung mga ginagawa namin. Okay na ba yan sa inyo? Okay, hanap tayo ng ibang ano. Pwedeng idagdag. Kaya ito ng kulay, yellow. Yan. Tapos, pagdating dito sa taas, okay na yan. And, save. So, ito yung FDA registration natin. Ayan. So kung makikita mo meron pa siyang ano 83.0/100, makikita mo dito yung ano yung kulang. So add minimum of 3 image doon sa thumbnail niya. Dito. Upload. Ito media center. Wag upload. Media center ibig sabihin ito yung dinownload na natin. In-upload na natin. Okay, uploaded natin 'yan. So, na yuma. So, tingin tayo. Ito. Isang testimonies, FDA certificate. Then, testimonies ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, submit. Yan, yan. 100/100 na siya. Ibig sabihin, pwede na natin ano, i-upload itong product na to. Okay? So, pag in-upload natin to, pag sinubmit natin, magkakaroon pa ng review yan. I-review ng Lazada. Then, siguro, kung minsan mabilis sila mag-review, minsan naman mabagal. Or kung minsan, kinabukasan na bago ma-approve. So, eto, hindi ako sure kung ma-approve agad to. Or kung may error, check na lang natin kung may error. Yan, may error. So, business check, seller account is inactive. So, baka bukas pwede kong ano, pwede akong mag-re-upload kasi i-check pa ito ng Lazada. So, titingnan natin punta ka dito sa my setting profile. Bank account. So, kompleto na yung bank account na nandito. Warehouse address. Nandito na rin. Rizal. Pila pa natin to. Follow San Roque. Save. Lagi natin sa taas.
Then return address, same lang dun sa ano. Same lang dito. Medium 1870. Then submit. Ito kailangan. Then operating days and hours. So Monday except Sunday, walang pasok ang Sunday. Save draft. Save draft muna natin. Sayang, ganda pa naman, no? Kaso, under business check daw. Okay. So, tingnan nga natin yung ano iba. Chat setting, account setting. So ito, itong ano na to, ito yung ginawa kong Yop mail na access ng chat support ko. Ayoko kasing ano, ibigay itong email na to kasi gusto ko kasi selected lang yung ano, pwede nilang ma-access dito. So paano bigyan ng access yung ano nyo, yung chat support niyo, or bibigyan ng access si Mark dahil siya yung ano, siya yung taga-receive ng mga endorsement niyo. So ito lang sa ad user o ad role. Ad role. And then loading lang. Tayin lang natin. Fresh na. Bumagal yata yung internet connections ko. Hindi kasi natin pwedeng ibigay yung ano, yung admin access kasi pwede nilang palitan yung bank account, palitan yung email, palitan nila yung password, so hindi mo na ma-access 'yun. Pero pag binigyan mo sila ng ano, ng access na limited lang, hindi nila pwedeng i-access yung admin. So, hindi nila magagalaw yung ibang importanteng details. Example, kay Mark, fulfillment. Orders. So, yan lang. Yan lang yung ano. Ito lang yung bibigay ko ng access kay Mark. So pag clinic niyo yung products, meron silang makikita na you are not authorized. You are not authorized to open this. Pero pag clinic nila yung orders, so ma-open nila 'yon. So ibig sabihin, ito lang yung pwede nilang i-open. Then save. Na kapag ka, ano, kapag ka gusto mong bigyan ng access yung staff mo,
ang pwede mong ibigay yung product access, promotion access, store, decoration. Ito, huwag mong ibibigay sa kanila to kasi para hindi nila makita kung magkano yung pumapasok sa Lazada account mo. So, ito, ina-uncheck ko to. Sa business advisor account. So, ito, huwag mong i-click to kasi para hindi nila mapalitan yung email address mo. Growth center, sponsored solution. Ayan, setting, pwede. Pero hindi nila kailangan yan. Pero sige, review natin. Okay, bigyan na lang natin. Ang importante naman kasi dito, hindi nila ma-access yung account profile. Itong finance nyo, hindi naman nila ma-access. Then, save. Ganun. Pero ako ang ibibigay ko lang ng access kay Mark since siya yung fulfillment. O sa inyo din, kung gusto nyo magpa-fulfill sa amin o mag-dropship sa amin, ang ibibigay nyo lang ng access kay Mark ay itong order access. Then, save. Yan. Then after nun, click mo yung add user. Then select yung ginawa mo. Ito, fulfillment. Then email, gawa ka na lang ng disposable na email. Example, mark.healthessential.ph02. @yopmail.com. So, eto, tinype ko lang ito. Wala talaga akong ganitong Yopmail. So, kahit anong i-type mo dyan, basta ang extension name niya ay @yopmail.com. Walang problema. Then, copy mo yan. Then, lagay mo dito, Mark. Kung sino man yung pangalan ng bibigyan mo ng access. Ito mo lalagay yung, ano, yung password. And then, save. Eto yung save. So, pagka-save mo, so, eto na yung gagamitin ng Mark na access dito sa account mo. Pagka nag-endorse ka na. Okay? So, paano ma-open tong Yopmail? Buksan mo lang yopmail.com. So, sa mga staff mo na gusto nilang i-open yung order access, eto lang yon. Then, click mo yan. Then, eto na yung ano. So, ibig sabihin, bago pa lang kasi, kalalagay ko lang dito itong ano, itong Yopmail na to. Ibig sabihin, wala pa siyang natatanggap na email. Ibig sabihin, eto, wala pa talagang laman. Pero pagka may pumasok na email o message dun sa Yopmail mo, may mamabasa ka na dito na message. Ang pinagkaiba ng Yopmail sa Google Mail, Gmail, yung Gmail kasi meron siyang password. Eto, walang password. Siguraduhin mo lang ng yung Yopmail mo, eto ay maging unique na hindi nila kayang hulaan. Okay. After that, save na. Yan. Yun. Na-save na. Tayo natin. Pag kinabukasan, ganito pa rin yung ano, yung magiging yung lumalabas sa account mo. Kailangan yung ano, kailangan yung kausapin yung customer service ng Lazada para ma-report nila to. So, yan. So, andito na siya. So, ito yung gagamitin na, ano, na Yopmail ni Mark. At hindi lang ito yung ibibigay mo. Ibigay mo rin sa kanya yung password ng Yopmail na to. Password ng access gamit nito sa Lazada seller account mo. Okay? Then, pagkatapos niyan, click ka ulit sa setting. I-check mo rin yung ano yung chat setting mo. Napaka-importante yung chat setting para hindi bumagsak yung ano yung
seller account mo. Pag bumagsak ang seller account mo, yung rating niya, babagsak din yung ano, yung traffic. Pag bumagsak ang traffic, pati sales babagsak. Okay, ito kailangan mong i-update ito. Kailangan mong lagyan to. Kung ano yung oras ka available. Example, ang available ka ay 8 a.m. hanggang 15 a.m., 15 p.m. Then, yan lang yung ilalagay mo. Pagdating ng weekend, Sunday, dito mo rin ilalagay. Ako kasi, nilagay ako ng 00 dyan kasi wala akong staff na pumapasok tuwing weekends. Ito, 8 a.m. hanggang 3 p.m. Quick reply, kailangan mo rin fill up ito para mayroon kang tool o tool na gagamitin pang quick reply sa kanila. So, hindi ko pa nagagamit ito sa ngayon kasi bago pa lang itong account. Auto-reply, importante rin ito kasi para just in case na may nag-message sa iyo, mayroong automatic na reply silang matatanggap. Notifications. So, ringtone when receiving a message, keyword tag. So, yan. Ikaw na lang bahalang mag-check lahat ito. Okay? So, ganun lang naman ako mag-upload ng SKU, guys. So, hindi siya masyadong malaking pagbabago sa old na ginagawa ko. Ang pinagbago lang naman ngayon ay yung itong pag-add ng products. So, dati hindi ako nag-send ng photos o creative sa media center. Automatic dun ako sa manage product agad-agad. So, nag-manual upload, then manual akong isa-isa kong ina-upload tong mga photos na to. Pero pagdating dito sa media center, minsan mong isi-send yung mga creative ng ating mga folders. Creative ng mga products natin. So, ayun. Meron pa bang question? Meron pa bang kailangan kong i-update? So, yun lang naman. Yung next video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-design ng store sa Lazada. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe na lang dito sa baba. Tapos, gusto ko lang pong i-remind sa inyo na meron pa kaming course na ino-offer. 14,998 po yung fee. Pero ang kapalit niyan, meron kang lifetime support sa Lazada at meron kang makukuha ang products na worth 14,998 din mismo na pwede mong gamitin, na pwede mong ibenta. So kung nasa malayo kang lugar, like example sa Mindanao, sa Visayas, or dito ka sa Luzon, pero malayo ka sa Kabihasnan, okay, sorry sa term ko. So pwede kang pumasok sa aming program na mag-dropship sa amin. Lahat ng orders mo, i-encode mo sa Lahat ng orders mo, teka lang. So, pagka nag-register ka, bibigyan ka namin ng ganitong file para magiging monitoring mo ng stocks. So, like example, meron kang order na stem cell, 5 stem cell. Lagyan mo natin. Nag-register ka ng 14,998. So, bibigyan ka namin ng link kung saan mo i-upload yung proof of payment. Ito yung date. Lalagyan mo dyan yung date. June 11 yata ngayon. No? Then, bank, saka deposit, BPI. Andito naman sa baba yung BPI account ko. Okay. So, ibig sabihin, pagka naglagay ka dyan, meron ka na agad-agad na fund. So, pag may order sa'yo, example, 5 na stem cell yung order sa'yo, automatic nagli-less na yan. So, ayan. So, kapag bumaba na yung, yung, like example, itong glutathione C, example 10. Meron pa, let's say 5. Meron pa, let's say 10 ulit. So, yan, 8. So, kita mo, nag-iba na yung kulay. Okay? Pag sinabing pagka 6, yan, nag-iba ulit yung kulay. Pagka 4, pagka 2, so, pag green, okay pa yan. Pero pagka bumaba ng 3,000, nag-iba na yung kulay. Ibig sabihin, sign na yan na kailangan mo mag-deposit ng fund mo sa Premium Herbs Corp.
So pag yan nag ano na nag 7. So 8. Yan. 9. So dadagdag lang isa. Pag yan nag-red na, hindi na yan ipaprocess ng office. So after mo maglagay dito ng quantity, example, Sabado ngayon, na finilapan mo to. Ang next na gagawin mo ay i-click mo tong endorsement tab. Dito ka magta-type ng mga details ng nag-order sa'yo. Like example, ito mo kailangan mag-add. Ito yung mga sample. Magdagdag tayo ng ano? Magdagdag tayo, let's say 10. Okay, add. So, ang sales galing ng anong month of June, yung pangalan mo, tapos yung date ng order, kung saan galing, galing sa Lazada yung sales or galing sa Shopee or FB. Pero pagka galing sa Facebook yung orders, kailangan mong i-encode sa Lazada yon para ma-process namin. Pangalan mo sa Facebook, kasi marami makasing mga may Facebook ngayon na iba yung real name nila sa Facebook name nila. So dito mo ilagay yung pangalan ng Facebook mo. Plus, dito mo rin ilalagay mo rin dito yung link ng Facebook mo. Like example, eto. Pero si Lawrence. Okay. Pwede mong gamitin yung Messenger link or Facebook link. Pwede yan. So, right click, insert link. Lagay mo dyan. Then, apply. Ang purpose kung bakit kailangan mong ilagay yung link kasi kung sakaling meron kaming concern sa'yo, eto lang yung kiniklik namin at pwede ka na namin i-message. So, ganun yun. Ganun yun. Okay. So, then store name, kung anong pangalan ng store mo. So, dito mo rin ilalagay yung login mo. Kung meron kang multiple na Lazada seller account or Shopee, dito mo lang ilagay. Kapag kinulang yung space na yan, pwede mong ganyan. Then, add. Mag-add ka lang. Insert. Ayan, insert. So, yan. Mag-add ka ng ano. Lagay mo na lang dyan yung mga pangalan ng account mo. Okay. Back na lang natin. And then, lagay mo dito yung pangalan ng customer, contact number, address, kung ano yung product. So, yan. Andyan na yung pagpipilian. Ilan yung quantity ng orders niya, yung amount, order number, tracking number. So, kailangan mo talagang ilagay lahat yan. Then, yung status, ang maglalagay nito ay yung fulfillment company natin. So, yung third-party fulfillment natin. So, lalagay niya rito ang fulfilled na, tapos lalagay niya dito yung date kung kailan niya nila binalot. Then, after niya, pag na-endorse mo to, kakopy mo lang itong nilagay mo dyan. Copy. Then, ilagay mo dito sa master list. Yan, lagay mo sa master list. Endorsement. So, baguhin ko na lang to. Okay ba? Dapat pares yung endorsement at yung master list. Okay, ilagay mo dito para meron kang monitoring. Meron kang monitoring ng mga in-order mo this month. So, ang i-endorse mo, ang i-email mo itong endorsement plus yung ano. Gawin mo siyang PDF. Gawin mo siyang PDF. So, file, download, PDF, then export. So, yung file na yan, yan yung email mo kay ano kay Mark. Email mo dito kay Mark. Sino ba yan? Cancel na lang natin. So, dito mo siya i-email kay itong bookcrush@gmail.com tapos agitonorville@gmail.com. So, yan yan. So yung mga ano natin yung recorded coaching, yung coaching natin nandito. So kailangan mo mag-join sa group. Pero hindi kita i-accept pagka hindi ka nag-register. Okay. Polishing and dropship, endorsement, etc. Okay? So sa ngayon magma-manual muna tayo ng mag-endorse eventually kasi meron na tayong system na pinapagawa. Tinatapos ko lang yung system na yun. Hindi nyo na kailangan mag-encode dito pag natapos yung system. Okay, maganda yung system natin kasi lahat ng orders automatic mapupunta na yun sa dashboard mo. At may sarili tayong, ano, may sarili, kahit na mayroon kang 50 na
na seller account, lahat ng chat mapupunta sa isang window lang. So yun yung magandang ano, pinapatapos ko ng system. Tapos mamimigay din tayo ng incentive, travel incentive, local at international. Meron din tayong incentive na house and lot incentive, car incentive. Pero hindi kami networking, direct selling lang po kami. Okay, so yun lang po yung ano, yung kung paano mag-upload ng SKU at paano mag-create ng seller account, paano maging seller sa Lazada at mag-upload ng SKU. Okay, salamat and God bless. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat and God bless.